Mengapa kapatid sa pananampalataya, nandirito po tayo ngayon sa panahon na ginugunita ang pagpako daw kay Hesukristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Kung tawagin po ay Biyernes Santo, itong araw na ito mismo, Biyernes, Biyernes Santo sa mga kakristyanuhan. Ayon sa kanilang doktrina, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpako kay Hesukristo, na ayon sa kanilang katuruan ay siya raw ang anak ng Diyos, na siya rin daw ang Diyos na nagkatawang tao, na kailangang ipako para ang sangkatauhan ay makaligtas sa kasalanan. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng nilikha ay kailangan ipako ng nilikha ang manlilikha. Kailangan patayin ng nilikha ang manlilikha para ang nilikha makaligtas. Yan ang kanilang doktrina na hindi matanggap ng kahit sino man na mayroong matino na pag-iisip. Ang kaligtasan nila ay sa pamamagitan ng ang Diyos ay kailangan ipako at patayin ng mga nilikha nang sa gayon makaligtas ang nilikha. Ito po hindi ito matanggap ng sino mang may matino na pag-iisip. Ngayon, ano po ang tunay na kaligtasan? Kung yan pala ay peki, hindi lang peki, lapas tangan sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, nabigyan siya ng anak, pagkatapos ipako, na siya rin yung anak, para raw iligtas ang mga nilikha. Yan po ay hindi lamang peki na katuruan ng kaligtasan, yan po ay lapas tangan, insulto mismo sa Panginoon. Therefore, ano po ang kaligtasan? Bumanggit po tayo ng anim na proseso ng kaligtasan. Proseso numero uno. Kaligtasan sa pamamagitan po ng iman, pananampalataya. Kailanman hindi ka makakaligtas sa impyernong apoy at hindi ka makakapagpanahanan sa paraiso kapag hindi ka nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo at hindi mo pinananampalatayanan ang lahat ng mga haligi ng pananampalataya. Kapag ikaw ay nananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa niyang obligasyon niya na ikaw ay kanyang iligtas. Ganoon kabigat ang iman sa punto ng kaligtasan. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minas shaytanir rajim, thumma nunajji rusulana walladhina amanu, kadalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ganito kabigat ang iman na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niyang tungkulin niya na iligtas ka kapag ikaw ay nananampalataya. Malapit-lapit na pagkahulugan, pagkaraan ay aming iniligtas ang aming mga sugo at yaong mga nananampalataya. Ganyan ang tungkuling nakaatang sa amin. Ibig sabihin, yan ang tungkuling na obligasyon namin. Mismo Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa malapit-lapit na pagkahulugan, ganyan ang tungkuling nakaatang sa amin na aming iligtas ang mga nananampalataya. So mga kapatid, sa pananampalataya, ang kaligtasan ay nakabatay sa iyong iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang aya bilang katibayan na ang pananampalataya magbibigay sa atin ng kaligtasan. Huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Malapit-lapit na pagkahulugan.
Siya, ibig sabihin ang Allah, siya na naggawad ng pagpapala sa inyo at ang kanyang mga anghel upang kayo ay kanyang hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag at siya ay lagi nang maawain sa mga nananampalataya. So mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mga katibayan. Na ang pananampalataya kailangan natin, hindi po ang pagpako sa sino man na tagapagtubos or sino man na tutubos ng ating kasalanan. Ang kasalanan mo ay kasalanan mo, ikaw ang gagawa ng paraan upang ikaw ay makaligtas, hindi yung ibang tao ang gagawa ng paraan. Ngayon kapag ikaw ay tumanggi na manampalataya, inayawan mo ang iman, ayaw mong maniwala na walang Diyos maliban sa Allah, at ang pinaniniwalaan mo ay ang Diyos kapirasong kahoy, inanyo ang tao, ano ang mangyayari sa iyo? Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, at inyong katakutan ang apoy na inihanda para sa mga hindi nananampalataya. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ay napakaliwanag na babala, lalo na sa mga hindi Muslim. Ngayon, ano ang definition natin ng pananampalataya? Ano ang definition natin ng iman? Sino ang mga tunay na nananampalataya? Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng definition. Sabi niya, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Malapit-lapit na pakahulugan. Yaon lamang ang mga mananampalataya, yaong mga nananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo at pagkatapos, walang alinlangan, walang duda. Yan ang tunay na mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalataya, pangalawang proseso ng kaligtasan. Kahit na ikaw ay nananampalataya, kung wala ka sa number two, pangalawa, na proseso, hindi ka pa rin ligtas. Kahit na ikaw ay nananampalataya na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, kung wala ka namang action, wala kang gawa, hindi mo sinusunod ang utos ng Allah at hindi mo iniiwasan ang kanyang mga ipinagbabawal, useless ang iyong iman. So therefore, ang pangalawang proseso ng kaligtasan ay gawa. Kahit na nananampalataya ka na walang Diyos maliban sa Allah, ngunit hindi mo naman sinasamba ang Allah, sinasamba mo lang siya Biyernes. Wala kang lima wakto. Wala kang pagsamba limang beses araw-araw. Tupo ka sa apoy. So therefore, ang kaligtasan ay unang-una itatanim mo sa puso mo ang butil ng iman, sasabayan mo ng trabaho. Tatrabahuin mo ang iyong kaligtasan, susundin mo ang mga ipinag-uutos ng Allah at iiwanan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Ito po ang kailangan natin mga kapatid sa pananampalataya. Hindi sapat na ikaw ay mu'min. Hindi sapat na ikaw ay nananampalataya. Kailangan may trabaho. Wama amwalukum wala auladukum billati tukarribukum indana julfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazau dhi'fi bima amilu wahum fil gurufati aminun. Mga kapatid sa pananampalataya, ito yung katibay na hindi sapat ang iman. Marami sa atin sasabihin niya, sapat nang ako ay naniniwala na walang Diyos maliban sa Allah, hindi ko na kailangan maglima wakto. Saan mo nakuha na katwiran niyang kapatid? Meron ka pang pagbabatayan? Itong binasa natin na aya, tagalugin natin, malapit-lapit na pakahulugan, at hindi ang kayamanan mo ni ng mga anak mo ang maglalapit sa inyo sa amin. Yung kayamanan natin, mga anak natin, hindi ito dahilan para mapalapit tayo sa Allah. Dagdag, kundi ay siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawa. Nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawa. Dagdag pa, para sa mga yaon ay may dalawahang gantimpala para sa kung anong kanilang ginawa at mananahanan sila sa matataas na tirahan para iso.
ng mapayapa at ligtas. Mga kapatid, sa pananampalataya, hindi po sapat ang iman. Kung iman lang ang iyong pagbabatayan, kailangan magpapawis ka, kailangan sambahin mo ang Allah 5 beses araw-araw, kailangan magpasting ka buwan ng Ramadan, kailangan gawin mo ang kanyang mga ipinag-uutos at iwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal, tinatrabaho ang ating kaligtasan. Proseso numero 3. Kahit na mayroon kang iman at mayroon kang aksyon, kapag wala itong pangatlo, wala kang ligtas. Ano po yung pangatlo? Tayo po ay tao lamang. Hindi po tayo mga anghel. Ibig sabihin na tayo po ay tao lamang, likas na sa atin, nature na natin ang makalimot minsan at magkasala. At bawat kasalanan na ating magawa, tayo po ay lumalayo, palayo ng palayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang layo-layo muna kapatid, paano ka makakaligtas? Hindi tayo mga anghel. Lahat tayo may kahinaan. At nandirito tayo sa daigdig, planetang daigdig na punong-puno ng tukso ng kasalanan. Paano ka makakaligtas? Ang numero 3 na proseso ay tawbah, repentance, pagsisisi. Masumamo na paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim sa kasalukuyan ay mga makasalanan, ngunit walang kaplano-plano na magtawbah. Gaano ka man kabanal, kapatid, lumabas ka lang sa kalsada, makakita ka ng iba't ibang klaseng kasalanan. Kung hindi nagkasala ang iyong mata, pwedeng magkasala ang iyong tenga, pakikinig ng haram, o kaya ang magkasala ang iyong dila, pagbigkas ng haram, o kaya kung hindi magkasala ang dila mo, ang nagkakasala ang iyong kamay, hinahawakan mo yung haram, o kaya ang iyong tiyan, kinakain mo yung haram, o kaya bulsa, hanap buhay mo ay haram, o kaya ang paa mo, ginagamit mo papunta sa haram. So paano ka makakaligtas? Ngayon, ano ang formula ng kaligtasan? Sa pamamagitan po ng pagtatawba, nalilinis natin ang ating mga sarili. Sa pamamagitan ng pagtatawba ay ating nagiging deserving tayo sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagtatawba, nagiging matagumpay tayo sa mundong ito. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. At manumbaling kayong lahat sa Allah sa pamagitan ng pagtatawba, o mga mananampalataya, nang sa gayon kayo ay maging mga matagumpay. So therefore, mga kapatid sa pananampalataya, ito ang pangatlong proseso ng kaligtasan. Ang kaligtasan hindi sa pamagitan ng pagpako ninuman. Ang kaligtasan kanya-kanya, individual na tinatrabaho. Hindi yung mayroong tagapagtubos. Gumawa ka ng kasalanan, may tagapagtubos. Gumawa ka ng kasalanan, mayroon namang ipapako. Walang problema, gumawa ng kasalanan dahil mayroon naman tagatubos. Hindi iyan ang totoong kaligtasan. Walang matino na isip na tatanggapin ang ganyang klaseng doktrina. Ito po ang pangatlong proseso ng kaligtasan, tawbah. Tandaan natin, mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sinless man, hindi nagkakasala ang mga propeta. Ngunit siya mismo ay nagtatawba 100 beses bawat araw, katibayan anang hadith. O mga tao, manumbaling kayo sa Allah sa pamagitan ng pagtatawba at inyong hangarin ang kanyang pagpapatawad, sapagkat katotohanan, ako ay nagtatawba 100 beses bawat araw. Kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtatawba 100 beses bawat araw na hindi siya nagkakasala, ako pa kaya ang hindi? Ikaw pa kaya ang hindi? Tayo pa kaya ang hindi na halos minuminuto nagkakasala ang ating mga mata? Kung kaya ay ating
ating tinga, o kaya ang ating bibig, o kaya ang ating kamay, o kaya ang ating bulsa, o kaya ang ating tiyan, o kaya ang ating mga paa ang nagkakasala. Tayo pa kayang hindi? Dapat lang, masigit pa tayong magtawa. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang taong nagtatawba, tinutukoy po na tawba, tutuhan ng tawba. Ang taong nagtatawba ay tulad sa isang taong walang kasalanan, anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad po ng sinabi natin sa umpisa, nature natin bilang tao ang makalimot. Sino pa naman ang hindi nakakalimot minsan? At dahilan dyan, nakakagawa tayo ng kasalanan. At dahilan sa nakagawa ka ng kasalanan, magsusumamo ka sa iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala para humingi ng tawad, at ikaw naman ay kanyang patatawarin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nalulugod sa isang alipin na paraparati, palapalagi, nanunumbaling sa kanya sa pamagitan ng pagtatawba at pinananatiling dalisay ang kanyang sarili. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga yaon na paraparati, nanunumbaling sa kanya sa pamagitan ng pagtatawba at mga yaong pinananatiling dalisay, malinis ang kanilang mga sarili. Mga kapatid, sa pananampalataya, marami sa atin ang grabe ang dami ng kasalanan. Nagsasyabu, pumapatay ng tao, nagsusugal ng bababae, umiinom ng alak. Lahat nga ng kasalanan ay kanyang ginagawa at iniisip niya wala nang kapatawaran, kaya tuloy-tuloy na lang, total hindi na siya patatawarin. Kapatid, sa pananampalataya, huwag kang mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano man karami-rami ang iyong kasalanan, kung ikaw ay tutuhanan na magbabalik loob sa Allah, tutuhanan na magre-repent, magtatawa at magbabagong buhay, may pag-asa pa. Katibayan, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Malapit-lapit na pakahulugan. Kaya sino man sa atin ang napakarami-raming kasalanan, pwede ka pang magbago, kapatid. Ito ang kaligtasan. Anong sabi ng binasa natin na verse? Sabihin mo, o aking mga alipin na nagmalabis laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa habag ng Allah. Katotohanan, pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Katiyakan, siya ay lagi ng mapagpatawad ang maawain. Proseso numero 4. Anim po ito na proseso. Numero 4. Kahit na mayroong kang iman, kahit na mayroong ka pang aksyon, at kahit na nagtatawba ka pa, hindi ka pa rin makaligtas kung wala sa'yo ang pang-apat. Ano yung pang-apat? Habag, pagpapala, at pagpapatawad ng Allah. Gaano ka man kabanal na banal, kapatid, hindi kayang bayaran ang kabanalan kung kabanalan lamang ang pagbabatayan. Hindi kayang bayaran ang pagkamahal-mahal na halaga ng paraiso. Kahit na magtahadyod ka pa gabi-gabi, magpasting ka pa buong buhay mo, wala kang gagawin kundi puro sambah sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan mo ang lahat ng haram at lahat ng ipinag-uutos siyang gagawin mo, hindi pa rin yan sapat para bayaran mo ang paraiso. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya mapaparaiso kung ang pagbabatayan lang ay ang kaniyang kabanalan. Siya ang pinakabanal sa lahat ng banal na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit siya mismo, sinabi niya na hindi siya mapaparaiso kung hindi dahil sa habag at pagpapala ng Allah. Katibayan, walang sino man sa inyo, anang hadith,
Walang sino man sa inyo ang makakapasok sa paraiso sa pamamagitan ng kanyang gawa lamang. Hadithin mismo. Nagtanong ang kanyang mga sahaba. Nagtanong sila. Kahit na ikaw o sugo ng Allah ay hindi. Sinabi niya, sumagot siya. Kahit na ako ay hindi, maliban kung sasaklawin ako ng Allah ng kanyang pagpapala at habag. Ito po ay authentic na hadith, Sahih Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, gaano ka man kabanal na banal, huwag mong pakasiguraduhin na ikaw ay ligtas. Kaya tayo nagpapakabanal, ginagawa natin ang lahat ng ipinag-uutos ng Allah, iniiwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah, ay sapagkat ang ating mithiin, ang ating naisin, ay kahabagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang tayo po ay manahanan sa paraiso. Huwag mong sisiguraduhin na paraiso na ako, paraiso ka na. Dahil sa mga gawain mong kabanalan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat hindi kanya kinaawaan, hanggat hindi kanya kinahabagan, hindi mo makakamit ang kaligtasan. Proseso numero 5. Takda ng Allah. Al-Qadr. Kapag itinakda ka ng Allah na paraiso, kahit anong mangyari, paraiso ka. Kapag itinakda ng Allah na ikaw ay impyerno, kahit anong gawin mo, impyerno ka pa rin. Allahu Akbar. Ito ngayon ang napakalaking balitaktakan ng mga Muslim. Sasabihin ng isang Muslim, kung lahat pala ay itinakda, di wala pala akong kasalanan kung ako ay manghuldap ng bangko. Itinakda ng Allah na huldapir ako. Kung itinakda ng Allah na ako'y maging drug lord, ay wala pala akong kasalanan dahil itinakda ng Allah na ako'y maging drug lord. Ano magagawa ko? Ibig sabihin, kapatid, ang Allah ang iyong sinisisi. Kung bakit ka naging kriminal, bakit ka naging rapist, bakit ka mamamatay ng tao, ang Allah ang iyong sinisisi. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang resulta. Kapag ang kaalaman natin ay malabnaw tungkol sa Al-Qadr. Maraming Muslim na dahilan sa malabnaw ang kanyang kaalaman sa takda ng Allah ay pupwede kang mahulog sa impyernong apoy. Ito po ay akidah na kaunti lang na sablay. Iisipin mo. Halimbawa, gumawa ka ng malaking kasalanan. Halimbawa, zina. Sasabihin mo sa iyong kalaguyo, dear, itong nangyari sa atin, takda ito ng Allah. Kagustuhan ito ng Panginoon. Kaya huwag ka mabahala. Ito ay gusto ng Allah na tayo ay nandito ngayon sa motel. Pinagsasaluhan natin ang apoy na gawain. Allahu Akbar. Sinisisi mo pa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, paano natin ito ipapaliwanag? Ang divine will ng Allah at ng free will ng tao. Paano natin ipapaliwanag ang banal na kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng malaya na kalooban ng tao? Ano ang kasagutan? Maraming Muslim na ganito ang kanilang balitaktakan. Napakahaba-haba na balitaktakan ito. Sasabihin ng mama, naging holdapir ako, ito gusto ng Allah. Therefore, wala akong kasalanan. Ang may gusto, ang Panginoon ko, itinakda akong huldaker eh. Subhanallah. Paano natin ipaliwanag? Ay sa paliwanag po ng isa sa pinakamalalaking Islamic religious collapse. Kung tawagin ay Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, nawa kahabagan siya ng Allah. Kapag tinawag kang Shaykh al-Islam, ibig sabihin pinakamataas ang kaalaman mo sa antas ng Islam. Ano ang kanyang paliwanag? Ang kanyang paliwanag po ay ito at intindihin natin mabuti. Ayon sa kanyang paliwanag ng mga nakabatay sa Quran at sa Hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang paliwanag ay ganito. Matagal pa lamang bago ka isilang sa mundong ito, alam na ng Allah ano ang gagawin mo sa buhay mo. Alam na niya na ikaw ay magiging drug pusher. Alam na niya na ikaw ay magiging rapist.
alam na ng Allah na gagamitin mo ang oras mo, panahon mo, lakas at husay at galing para maging drug lord. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay magiging ustad, ikaw ay magiging alim, ikaw ay magiging mabuting mamamayan. Bago ka pa isilang, malayo pa libu-libong taon bago ka palang isilang, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala ano ang gusto mong maging. At iyon ang tinatakan ng Allah ng approve. Gusto mong maging ganito, tinatakan ng Allah subhanahu wa ta'ala na approve. Binigyan ka ng permiso. Anong gusto mong maging, siyang ibibigay sa'yo. Paglabas mo sa mundong ito, ang ginawa mo ay kung ano ang nakatakda sa'yo, huwag mong sisisihin ng Allah, ang sisihin mo sarili mo. Ikaw ang may gusto niyan, kapatid. Kung bakit ka nakulong sa monte, ikaw ang may gusto niyan. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit ka nangarnap, ikaw ang may gusto niyan. Binigyan ka lang ng Allah ng permiso. In-approve niya. Yan ang gusto mong maging. At yan ang kanyang itinakda. Kaya kapatid, sa pananampalataya, kapag anong nangyari sa buhay mo, huwag mong sasabihin, ito ay takda ng Allah, gusto ito ng Allah, ikaw ang may gusto niyan. Ating tinatrabaho ang ating kaligtasan, proseso numero 6, pang last. Kapatid, sa pananampalataya, kung nakatakda ka na impyerno, wala ka na bang pag-asa para makaligtas sa apoy? Itong inang tanong. Kung ang isang tao, kung halimbawa si Pulan ay nakatakda na maimpyerno, wala na ba siyang pag-asa para mabago ang panakdaan? Ano po ang sagot ng proseso numero 6 ng kaligtasan? Ang sagot, kapatid, ay pwedeng mabago ang takda ng Allah sa pamamagitan ng masumamo na pagdudua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang kalamidad na dumating at bumugso o kaya kalamidad na parating pa lamang. Kalamidad na itinakda ng Allah ay kaya sanggain ng dua. Tinutukoy na dua, yung dua ng isang Muslim na masunurin sa Allah, isang Muslim na ang pamumuhay, pagpapasakop sa kalooban ng Allah, ang kanyang dua, napaka-powerful. Sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga pag-iingat, prevention or preventive measure, ang mga pag-iingat ay walang kapangyarihan laban sa takda ng Allah, ngunit ang dua ay napapakinabangan sa oras ng isang bumugso na kalamidad or bubugso pa lamang na kalamidad. Halimbawa, lindol. Kahit na ano pang preventive measure ang gawin natin, kapag itinakda ng Allah ang lindol, wala ka talagang takas. Ngunit sa pamagitan ng dua, habang lumilindol, nagdudua ka, Ya Allah, iligtas mo kami, huwag mo kami ipahamak, pupwede kang makaligtas. Ituloy natin yung hadith. At kapag ang kalamidad ay paparating, hinaharangan ito ng dua at pinipigilan ito ng dua hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Ganoon katindi ang dua. Mga kapatid, sa pananampalataya, walang makakabago sa takda ng Allah maliban sa dua. Katibayan, anong isa pang hadith? Walang makakapagpabago sa takda ng Allah maliban sa isang dua. At walang makakapagpahaba ng buhay maliban sa mga magagandang gawain. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang dua ng Muslim, kapag lang nahaharap sa problema, saka lang nagdudua ng taimtim at katakot-takot, kinakailangan ugaliin natin na kahit na wala kang problema, kahit na hayahay ang buhay mo, lagi kang magdua. Dahil kapag ikaw ay nagdudua sa oras ng hayahay, kapag ikaw ay nagdua sa oras ng kahirapan, tutugunan ng Allah ang iyong mga dua. Katibayan, sino man, anang hadith, sino man ang gusto niya na ang kanyang dua ay sagutin ng Allah sa oras ng kahirapan, ay dapat nagdamihan niya ang kanyang dua sa oras ng ginhawa. Mga kapatid, sa pananampalataya, saan naman ang katibayan sa Quran? Yun, binasa natin mga hadith. Saan ang katibayan sa Quran na anumang hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, tutugunan? Mismo sinabi niya sa banal na Quran,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. At ang inyong Panginoon ay nagsabi, tawagan ninyo ako at tutugunan ko ang inyong panalangin. Mga kapatid sa pananampalataya, minsan tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mga kasamahan, nasaan ang ating Panginoon? Tinanong siya, nasaan ang ating Panginoon? Hindi siya makasagot. On the spot, dumating ang revelasyon. On the spot, dumating ang ayah, ang verse na ito bilang kasagutan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kapag ang aking mga alipin ay tinatanong ka tungkol sa akin, katotohanan, ako ay malapit sa kanila. Pinakikinggan ko ang dua ng bawat nagdudua kapag nagdudua siya sa akin. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ang ating pananangga. Ang iyong pagdudua ay tulad nito. Halimbawa, example, sasabihin mo, Ya Allah, kung ako ay nakatakda na maimpirno, Ya Allah, baguhin mo po ang aking kapalaran bilang ikaw at ikaw lamang ang nakakapagpabago ng panakdaan. Yan mga kapatid sa pananampalataya, lagi natin isipin anim na proseso ng kaligtasan. Una, iman. Pangalawa, action. Pangatlo, tauba. Pang-apat, habag ng Allah. Pang-lima, takda ng Allah. Pang-anim, dua. Hindi po ang kaligtasan ay pagpako sa Diyos. Allahu Akbar. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa takabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مع كapatid sa pananampalataya pag sumikapan ng bawat isa sa atin bilang Muslim na ikaw ay nabubuhay na Muslim, na kung datnan ka man ni malakal maut, ikaw ay mamamatay na Muslim pa rin. At pangunahin na sukatan ng pagiging Muslim pagkatapos ng iman, salah 5 times a day. Kahit naniniwala ka na walang Diyos maliban sa Allah, kahit na binigkas mo 1,000,000 times ang syahada tayin, nagsyahada ka 1,000,000,000 beses, kung wala kang sambayang, walang action, wala kang sambayang, hindi ka ligtas. Hindi lang sa hindi ka ligtas, hindi ka Muslim. Nawa gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin niyang patatagin ang bawat isa. Pag sumikapan natin na ating mabigyan ng diin sa buhay natin yung anim na punto na iyan na proseso ng kaligtasan. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة وأقم الصلاة